Wow! Napakaganda mo naman. Mukhang handang-handa ka ng makipagbakbakan sa pinakamamahal mong si Lucas ah. Sabi ng kaibigan ni Loisa na si Kate. Nginitian niya si Kate. 5th anniversary namin ngayon, Kate. At sa loob ng 5 taon na pagsasama namin, ni minsan ay walang nangyari sa amin. Virgin pa rin ako hanggang ngayon. Puro kiss at hug lang kaming dalawa. Kahit nangungulit na siya sa akin, hindi niya ako napilit. At alam kong mahirap yun para sa kanya. Kaya naisip ko na ito na lang ang maging regalo ko sa kanya ngayon. Mahinang natawa si Kate. Ay naku girl, maghanda ka talaga dahil paniguradong hindi ka tatantanan niya ni Lucas. Gigil na gigil sa'yo yung lalaking yun eh. At ito na yata ang pinakahihintay niyang araw, ang mabiyak ka. Sabi ni Kate sabay tawa ng malakas. Pinamulahan naman ang mukha si Loisa. Oo nga eh, medyo kinakabahan nga ako. Talagang kabahan ka. Dahil mararamdaman mo ng bagsik ni Lucas. Alam ko namang wala ka pang karanasan, kaya ang payo ko sa'yo, pumikit ka na lang at i-enjoy mo. Natawa naman si Loisa. Sira ka talaga, basta ikaw na munang mag-drive ng kotse ko papunta sa hotel na pinabook namin. Kumunot ang noo ni Kate. Ha? Bakit naman ako? Huwag mong sabihin sasama pa ako sa inyo. Ikaw lang mag-drive ng kotse ko, bale... Ihatid mo lang ako sa hotel tapos iwan mo na lang sa parking lot ng kotse ko. Please? Nakangusong sabi ni Loisa. Ay, ganun? Nakakaloka ka naman. Ginawa mo pa akong driver mo. At bakit naman ha? Ano na naman yung naiisip mo? Natatawang tanong ni Kate. Kumamot ng ulo si Loisa. Eh kasi, gusto kong uminom muna sa kotse habang nagmamaneho ka. Para alam mo na, magkaroon ako ng lakas ng loob kasi kinakabahan talaga ako eh. Ah, okay, gets ko na. Yung matapang na alak ng inumin mo para mag-init rin ang katawan mo ng bongga. So tara na, baka matraffic pa tayo. Sabi ni Kate sabay labas ng condo unit ni Loisa. Bumili si Loisa ng alak na malakas ang tama. At dahil hindi naman sanay uminom ng alak si Loisa, nalasing kagad siya. Nahihilo na nga siya at naduduling. Nandito na tayo. Teka nga, bakit parang lasing na lasing ka na? Ay gaga ka. Bakit mo naman halos inubos ang alak na binili mo? Sabi ni Kate sabay tawa ng malakas. Kinuha niya ang bote ng alak na hawak ni Loisa. Kakaunti na lamang ang laman nun. Sa sobra kasing kaba ni Loisa ay hindi niya namalay na halos maubos na pala niya ang matapang na alak na kaniyang binili. Hoy Loisa, kaya mo bang maglakad? Parang matutumba ka na eh. Bulyaw ni Kate sa kanya. Ngumiti si Loisa. Kayang-kaya ko pa. Nahihilo lang ako. O sige na, pupunta na ako sa hotel room namin. Salamat sa paghatid, Kate. Bye na! Sabi niya, sabay lakad patungong elevator. Pagkalabas ng elevator ni Loisa, muntik na siyang masubsob. Naduduling na talaga siya at hilong-hilo. Kaya naman nakahawak na siya sa pader habang naglalakad. Anong room ba yun? Room 406? O room 409? Room 409 ata yun? Bulong ni Loisa sa kanyang sarili. Huminto siya sa paglalakad. Ay, tanga ko. Naiwan ko yung bag ko sa kotse. Sambit pa ni Loisa sa kanyang sarili. Ime-message niya kasi si Lucas para tanungin kung room 409 nga ba ang room na pinabook nila. Pero dahil naiwan niya ang bag niya, nagpatuloy na lang siya sa paglalakad at pagtingin sa mga numero ng bawat pinto. Samantala, tanging tuwalya lamang ang telang nasa katawan ni Jake. Katatapos lang niyang maligo at naghihintay sa babaeng makaka one night stand niya. Nakatapis ang puting tuwalya sa kanyang harapan habang siya ay umiinom ng alak. Nakatanaw siya sa magandang view sa ibaba. Hindi na niya inilakpa ang pinto para makapasok agad ang babaeng hinihintay niya. Napagod kasi siya sa pag-asikaso ng negosyo niya at ang pakikipag one night stand ang pampalipas niya ng pagod. Isang kilalang babaero kasi si Jake. Napangiti na lang si Jake nang marinig niyang bumukas ang pinto. Sa wakas, bulong ni Jake sa sarili sabay tingin sa kanyang likuran. Nanood sa kanyang ilong ang amoy ng alak na nagmumula sa babae. Kumunot ang noo ni Jake nang makita ang inosente at napakagandang mukha ng babae. Nagtaka siya dahil parang nag-iba ang mukha ng babaeng nakita niya sa bar. Ikaw ba yun? Nagtatakang tanong ni Jake sa babae. Hindi ito umimik. Sa halip ay nagtungo ito sa kwarto.
Nagkibit-balikat na lang si Jake at saka sumunod sa babae. Agad niya itong hinubaran. Napangiti siya ng masilay nang malapitan ang mukha ng babae. Mukhang hindi nga ikaw ang babaeng hinihintay ko. Pero di bali na, dahil mas maganda ka naman doon at mas kaakit-akit. Bulong ni Jake sa kaniyang sarili, sabay sunggab ng halik sa babae. At dahil lasing na lasing si Loisa, hindi na niya magawang magmulat ng kaniyang mga mata. Hinayaan na lang niya ang lalaki sa ginagawa nito. Babe! Usal ni Loisa nang halikan siya sa leeg ni Jake. Hindi alam ni Loisa na napunta siya sa maling hotel room. At ito, ang hotel room ni Jake. Hinayaan na lang ni Loisa ang lalaki sa ginagawa nito dahil sa pag-aakalang ito ang boyfriend niyang si Lucas. Habang si Jake naman ay halos sambahin ang magandang katawan ni Loisa. Sobrang nag-init ang kaniyang katawan nang tuluyan na niyang masilay ng hubot-hubad na katawan ni Loisa. At hindi na niya pinatagal pa dahil tuluyan na niyang inangkin ang dalaga. Umaga na nang magising si Jake. Marahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Napatingin siya sa babaeng katabi niya na mahimbing ang tulog. Napabalikwa siya ng bangon ang maalala niyang nangyari kagabi. Agad niyang inalis ang kumot na nakatakip sa kanilang katawan. Nanlaki ang mata niya nang makita ang natuyong dugo sa kama. What the F? Virgin siya? Gulat na bulalas ni Jake sa kaniyang sarili. Nilapitan niya ang dalaga. Itinakip niya ang kumot sa katawan nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at saka kinuhaan ang picture si Loisa. At pagkatapos, nakita niya ang ilang missed call at message sa isang unknown number. Nang mabasa niya ito, nanlaki ang mata niya. Ito pala ang numero ng babaeng dapat na makaka one night stand niya kagabi. Shit! Mura ni Jake sabay tayo. Agad siyang nagbihis at saka nagmamadaling umalis. Habang si Loisa naman ay mahimbing pa rin na natutulog. Isang oras ang lumipas bago nagising si Loisa. Napangiwi siya dahil masakit ang pagitan ng hita niya. Kumunot ang noon niya dahil siya na lang nakahiga sa kama. Marahan siyang tumayo at saka pinulot ang nagkalat niyang damit sa lapag. Napalunok siya nang makita niya ang mantsa ng dugo sa higaan. Nagdungo siya sa kusina upang hanapin si Lucas pero wala ito roon. Hinanap niya ang kanyang cellphone at naalala niyang naiwan nga pala niya ito sa kotse. Agad na rin siyang nagbihis at saka bumaba. Kumunot ang noon niya dahil sa pagtataka, kaya kinuha niya ang kanyang cellphone. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig nang mabasa niya ang message sa kanya ni Lucas. Maraming missed calls ito sa kanya at messages. Room 406? Nauutal na wika ni Loisa. Nanghihina si Loisa. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Isa-isang tumulo ang butil ng kanyang mga luha. Nang ma-realize niya na maling kwarto ang kaniyang pinasukan. Kung ganon, hindi si Lucas ang kasama ko kagabi? Naibigay ko ang aking paggaberhen sa isang ekstranghero? Lumuluhang sambit niya. Hindi na napigilan pang humagulhol ni Loisa. Alam niyang magagalit ng sobra sa kanya si Lucas kapag nalaman nito ang nangyari sa kanya. Kaya naman, nagmamadali na siyang umalis at nagtungo sa condo unit ni Kate. Oh, kamusta? Nawasak ba ng sobra ang pechay mo? Panigurado masakit ang pagitan ng mga hita mo, no? Bungad sa kanya ni Kate. Marahan siyang naglakad at saka naupo sa sofa. At pagkatapos, muling tumulo ang kanyang mga luha. Nagtaka naman si Kate at saka umupo ito sa kanyang harapan. Hoy, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Huwag mong sabihin sa akin na umiiyak ka dahil sa sakit na pagkawasak ng pechay mo. Tanong ni Kate sa kanya. Mabilis na umiling si Loisa. Hindi, Kate. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Mas lalong naguluhan si Kate. Ha? Anong tanga ka? Bakit? Nag-away ba kay ni Lucas? Nahuli mo ba siyang may ibang katalik sa hotel na pinabook nyo? Umiling si Loisa. Hindi. Sa labis na kalasingan ko, nagkamali ako ng kwarto na pinasukan. Akala ko room 409.
Room 406 palang tama. At naibigay ko sa isang ekstranghero ang virginity ko. Ano? Sigaw ni Kate dahil sa gulat. Humagulhol si Loisa. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya ngayon. Niyakap naman siya ni Kate. Kate, anong gagawin ko? Siguradong magagalit sa akin ito si Lucas. Umiiyak na sabi ni Loisa. Napalunok si Kate. Wala kang ibang gagawin kundi ang makipagkita sa kanya at sabihin ang totoo. Dahil mas lalo lang siyang magagalit sa'yo kapag nagsinungaling ka pa. Dahil malalaman niya na hindi ka na virgin kapag nagtali kayo. Muling umagos ang mga luha ni Loisa. Alam niya kasing masasaktan ng sobra ang kaniyang nobyo. Nang mahimasmasan si Loisa, nag-message siya sa kaniyang nobyong si Lucas upang makipagkita. Nakipagkita siya sa isang kilalang park at doon sila nakita sa hindi masyadong matao na parte ng lugar. Buti naman nandito ka na, Loisa. Ano? Masaya ka na, ha? Naginawa mo kong tanga kahihintay sa'yo kagabi. Halos hindi ako nakatulog. Kahihintay sa'yo. At kahit anong oras na, hinintay pa rin kita. Ilang beses akong tumawag at nag-message sa'yo, pero hindi mo sinagot at hindi ka nag-reply. Bakit mo ginawa yon? Anniversary natin, Loisa. Pero anong ginawa mo? Pinagmukha mo kong tanga. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Loisa. Bakit mo ginawa yon? Anong nagawa kong mali sa'yo para hindi mo ako siputin? At ginawa mo pa akong tanga? Sana nagsabi ka na lang na hindi ka makakapunta para umuwi na lang ako, di ba? Bakas sa pananalita ni Lucas ang sakit. Rumaragasa ang mga luha ni Loisa. Ramdam na ramdam niya ang sakit at bigat na dala ni Lucas sa bawat salitang binibitawan nito. I'm sorry, babe. May nangyari kasi eh. Umiiyak na wika ni Loisa. Nagsalubong ang kilay ni Lucas. Nangyari? Anong nangyari, ha? Humingang malalim si Loisa bago nagsalita. Nagpatid ako kay Kate sa hotel kung saan tayo nagpabook. Naisipan ko kasing uminom muna ng alak pampakalma at para na rin magkaroon ako ng lakas ng loob. Sa sobrang kaba ko, hindi ko na malay na halos maubos ko na palang matapang na alak na binili ko. Hilong-hilo ako nang pumasok sa loob ng hotel. Sinubukan kong tumawag sa'yo para itanong sana kung room 409 ba o room 406 ang room natin, pero naiwan ko ang bag ko sa kotse kaya hindi kita nagawang tawagan. Nanlaki ang mata ni Lucas. Huwag mong sabihin sa akin na sa room 409 ka nagpunta. Muling napaiyak si Loisa, sabay tango ng marahan. Oo, Lucas, doon ako napunta. Nanginginig ang kalamnan ni Lucas kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. At ano na ang sumunod na nangyari? May tao ba sa room na yun? Marahang tumango si Loisa. Oo, isang lalaki. At dahil sa kalasingan ko ay hindi ko nalagawang imulat ang mata ko. Nanalabo na rin ang paningin ko. Akala ko ikaw ang lalaking yun. At sa lalaking yun... Huminto sa pagsasalita si Loisa dahil rumaragasa ang masaganan niyang luha. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Lucas. At sa lalaking yun na ibigay mo ang pagkababae mo? Marahang tumango si Loisa. Napahawak ng batok si Lucas. Labis na galit ang bumalot sa kanya ngayon. Nakuyom niya sa galit ang kaniyang kamao. Gusto niyang sumigaw ng malakas at magwala. Galit siyang tumitig kay Loisa. Sorry, Lucas. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Hindi ko gusto ang nangyari. Umiiyak na sabi ni Loisa. Bago pa man makalapit si Loisa kay Lucas, patakbong umalis si Lucas sa kaniyang harapan. Naiwan na umiiyak si Loisa at hindi na nagawa pang habulin si Lucas. Simula ng araw na yon, hindi na sila muling nagkausap pa ni Lucas. Hindi niya makontak ang kaniyang nobyo. At isang linggo ang lumipas, nag-message sa kaniya si Lucas na hiwalay na sila. Sinubukan pa niya ang tawagan ng numero na ginamit ni Lucas pero hindi niya matawagan dahil naka-block na siya. Tama nang kaiiyak, Loisa. Wala eh. Nangyari na. At naiintindihan ko si Lucas kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo. Dahil bilang isang lalaki, napakasakit sa kanila ang bagay na yon. Matagal kanyang hinintay.
kumbaga sa prutas. Matagal kanyang inalagaan at hinintay pero nakain ka lang ng iba. Malumanin na sabi ni Kate sabay yakap kay Loisa. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Parang sinasaksak siya ng ilang ulit. Nasira ang maayos at matagal nilang relasyon ni Lucas nang dahil sa isang gabing yon. Samantala, matapos ang isang linggo mula nang maangkin ni Jake si Loisa, hindi maalis sa isipan ni Jake ang inosente at magandang mukha ng dalaga. Kaya naman, nagpatulong na siya sa kanyang kaibigan upang alamin ang dahilan kung bakit ba napunta sa room niya ang dalaga. Loisa Antonio ang pangalan ng babaeng yon. At nang araw na yon, nagpabook sila ng nobyo niya ng room upang i-celebrate ang kanilang 50th year anniversary bilang magkasintahan. Hindi ko alam kung bakit lasing na lasing si Loisa nang pumunta siya sa hotel. Ang hotel room nila ay 406. Siguro dahil na rin sa kalasingan, hindi napansin ni Loisa na baliktad ang numero ng 6 at 9. Kaya nagkamali siya ng pinasukang hotel room. At yun nga ang iyong kwarto. Paliwanag ni Sian kay Jake. Bumuntong hininga si Jake. Sigurado akong masakit yun para sa nobyo niya. Kamusta na kaya silang dalawa? Sa pagkakaalam ko, hiwalay na sila. Siyempre, nagalit ng sobrang nobyo niya. Sagot ni Sian. Napahawak ng sintido si Jake. Bigla siyang nakaramdam ng guilty. Pakiramdam kasi niya ay kinain niya ang pagkain na hindi naman sa kanya. Saan pala siya nakatira? Pwede bang malaman? Para kapag free ako, pwede ko siyang mapuntahan para humingi ng tawad sa nangyari. Sambit ni Jake sabay tingin sa kanyang kaibigan. Binigay naman ni Sian ang address kung saan nakatira si Loisa. Napalunok naman si Jake habang nakatingin sa papel na hawak niya kung saan nakasulat ang address ni Loisa. Lumipas pa ang isang linggo. Naisipan ni Loisa na magbakasyon para maalis ang lungkot at sakit na kanyang nararamdaman. Nagpunta siya sa isang malayo ngunit sikat na isla. Nagpabook siya roon para sa isang buwan. At nang makarating siya doon, nakaramdam siya ng lungkot at naalala niya bigla ang masayang sandali nila ni Lucas. I miss you, babe. Mahinang usal ni Loisa habang nakatingin sa dagat. Mabilis na lumipas ang mga araw. At sa paglipas noon, tila may pagbabagong nararamdaman si Loisa sa kaniyang sarili. Nakararanas siya ng pagsusuka at madalas na pagkahilo. Agad niyang tinawagan at pinapunta ang kaibigan niyang si Kate para bisitahin siya. Muntik na kasing tumama ang ulo niya sa inidoro nang minsang mahilo siya habang siya'y naliligo. Nako, masama ito, sabi ni Kate habang nakatitig kay Loisa. Tumaas ang kilay ni Loisa. Ha? Anong masama? Napalunok si Kate. Base sa mga nararanasan mo ngayon, may posibilidad na buntis ka, Loisa. Nanlaki ang mata ni Loisa at ilang beses siyang napakurap. Ha? Buntis ako? Marahang tumango si Kate. Oo, ang mabuti pa ay magpunta tayo sa pinakamalapit na ospital dito para makasigurado tayo. Agad namang nagtungo sa ospital ang dalawa. At nang sabihin ng doktor na buntis si Loisa, parang gusto na lang niyang maglahong bigla. Gulong-gulo ang isipan niya at hindi niya alam ang kaniyang gagawin. Bakit ba nangyayari sa akin to, Kate? Ano bang kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Umiiyak na sabi ni Loisa. Niyakap siya ng mahigpit ni Kate. Wala kang kasalanan. At saka huwag mong isipin na kasalanan yan. Blessing ang batang nasa sinapupunan mo, Loisa. Hindi man inaasahan ang pagdating niya pero blessing yan. Napasabunot si Loisa sa kaniyang sarili. Baka naman nagkamali lang ang doktor, Kate. Imposible namang mabuntis ka agad ako. Virgin pa nga ako nung may nangyari sa amin ng lalaking yun. Bumuntong hininga si Kate. Hindi yun imposible. Lalo na kung nung araw na may nangyari sa inyong dalawa fertile ka. Ibig sabihin lang nun, mataas ang chance na mabuntis ka. Lalo na kung wala kang ginamit na proteksyon. Muling napaiyak si Loisa. Hindi niya matanggap kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon. Pakiramdam niya na siya ay pinarusahan. Mahalin mo ang batang nasa sinapupunan mo, Loisa.
dahil dugot laman mo ang batang yan. Dagdag pa ni Kate. Hindi man naging madali para kay Lois na natanggapin na siya ay isang magulang na, unti-unti niyang sinanay ang kanyang sarili na tanggapin ang kanyang anak. Hindi naman siya nahirapan masyadong magbuntis hanggang sa manganak siya dahil karamay niya si Kate. Wala rin namang naging problema si Lois sa pera dahil mayaman naman siya. Medyo nahihirapan nga lang siya minsan sa pag-aalaga ng kanyang anak. Simula kasi nang mailuwal niya ang maganda niyang anak, bigla na lang may kung anong saya ang bumalot sa kanya. At mas gusto niya pa na siyang mag-alaga sa anak niya kahit na may yaya na ito. Grabe, hindi ko napansin ang laki na pala talaga ni Savannah. Ang bilis talagang lumipas ng taon. 5 years old na siya bukas. Nakangiting sabi ni Kate. Malawak nang umiti si Loisa. Oo nga eh, kahit ako hindi ko napansin ang bilis lumaki ng anak ko. Salamat nga pala sa lahat, Kate. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mapapalaki ng maayos ang anak ko. Siniko siya ni Kate. Huwag ka nang magdrama pa dyan. Basta ginawa ko lang ang parte ko bilang kaibigan mo at masaya ako dahil marami kang natutunan sa buhay mo habang pinapalaki mo ang anak mo. Ngumiti na lang si Loisa at saka inihatid sa school ang kaniyang anak. At dahil matalino ang anak ni Loisa, parang hindi pang kindergarten ang edad nito. Dahil magaling sumagot sa klase at perfect lahat ng paperworks. Samantala, inis na nilagok ni Jake ang alak. Tinapik siya ng kaibigan niyang si Sian. Nag-away na naman ba kayo ng girlfriend mong si Leah? Tanong nito sa kaibigan. Marahang tumango si Jake. Palagi na lang kaming nag-aaway. Sa isang taon na pagsasama namin, puro away na lang. Hindi siya naniniwala sa akin na gusto ko nang magbago. At sa kanya nga ako magbabago. May kakausapin lang ako saglit. Sasabihin na naman niya na may babae ako. Mahinang tumawa si Sian. Naging paranoid na si Leah. Siyempre, kilalang babaero ka, Jake. Kaya siguro gano'n na lang siya kung mag-isip. Na sa tuwing makikipag-usap ka sa babae, lalandiin mo to kaagad. Asar nang umisi si Jake. Pero sobra na rin kasi siya. Sinabi ko naman na rin sa'yo na magbabago na ako, hindi ba? Nasawa na ako sa pagiging babaero na gusto ko na magbagong buhay at gusto kong gawin yun kay Leah. Pero kung ganito naman palagi, parang ayoko nang ipagpatuloy pa ang relasyon naming dalawa. Kasi kung ganito nang nangyayari ngayong magkasintahan pa lang kami, paano pa kaya kung naging mag-asawa na kami, hindi ba? Baka lumala ng maigi ang pagdududa niya. Napakamot ng ulo si Sian. Totoo naman kasi ang sinasabi ni Jake. Talagang sobrang pagiging silosa ni Leah. Nagkulang na lang ay itali ng babae si Jake sa kaniyang sarili. Lahat na lang ay pinagseselosa nito. Siya nga pala, baka nabanggit mo sa kanya na may babae kang matagal nang hinahanap na biglang nawala. Baka isa rin yun sa dahilan kaya nagkakaganyan siya. Biglang sabi ni Sian. Muling nagsali ng alak sa baso si Jake at saka agad yung ininom. Ilang taon din akong naganap sa babaeng yun. Simula nang may nangyari sa amin. Ginusto ko siyang makilala. Pero bigla na lang siyang naglahong parang bula. Hinayaan ko ng tadhana na ipagtagpo kaming dalawa pero wala eh. Ilang taon na rin ang lumipas pero hindi ko na siya nakita pa. Tugon naman ni Jake. Wala rin akong napabalitaan na umalis siya ng bansa. Baka nagtago siya sa probinsya. Mayaman din kasi ang babaeng yun kaya marami siyang pera. Baka nagpagawa siya ng bahay sa probinsya. Sambit pa ni Sian. Napaisip bigla si Jake. Hanggang ngayon kasi ay may party pa rin sa kanyang sarili na gusto niyang makita si Loisa. Sadyang nagkaroon lang siya ng nobya dahil napamahal na siya kay Leah. Pero sa ipinapakitang ugali ng babae, tila nawawalang pagmamahal niya dito at napapalitan ng galit. Pagka-uwi ni Jake sa kaniyang bahay, isang matalim na tingin ang sumalubong sa kanya. Kumusta? Mukhang marami kang nainom ha? Ano? Marami ka na rin babaeng natikman? Mas masarap ba sila kaysa sa akin, ha? Nakangising tanong ni Leah. Asar na tumingin sa kanya si Jake. Wala akong babae sa inuman. Kaming dalawa lang ni Sian ang nag-inom. Nagpalipas lang ako ng init ng ulo dahil sa kakaganyan mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong babae na nagbagong buhay na ako simula nang makilala kita? Malakas na tumawa si Leah sabay palakpak. Huwag ako! Kilala kita! Lahat ng babaeng lumalapit sa'yo hindi mo pinapalampas. Talagang ganun ang ugali mo. Nakuyom ni Jake ang kaniyang kamao.
Eh, alam mo naman palang babaero ako pero bakit mo pa ako sinagot? Bakit magkarelasyon pa tayong dalawa ngayon? Alam mo, sawang-sawa na ako sa araw-araw na pagbubunganga mo sa akin. Ni hindi na nga tayo nagkakaroon ng oras para makapag-banding dahil puro ka nalang bunganga. Puro ka nalang paghihinala sa akin. Kahit wala naman talaga akong ginagawang masama. Sigaw ni JK Lia. Nangilid naman ang luha ni Lia. I'm sorry, babe. I'm sorry kung sumusobra na ako. Mahalang kasi talaga kita eh. Kaya palagi ako nag-iisip na mayroon kang iba at iiwan mo ko. Naglakad palapit si Lia kay Jake at saka niyakap ito. Pero itinulak lang siya ni Jake. Nanlaki ang mata ni Lia. Tama na. Ayoko na. Tapusin na natin to. Napapagod na rin ako sa kakapaliwanag sa'yo araw-araw. Napapagod na rin ang tenga ko na pakinggan ang paulit-ulit na pagbubunganga mo. Maghiwalay na tayo, Lia. Ayoko nang makita ka pa. Sambit ni Jake sabay talikod. No, babe, please. Umiiyak na wika ni Lia sabay yakap kay Jake. Marahan siyang itinulak ni Jake. Hindi na. Ayoko na. Kaya kung pwede ba, umalis ka na sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Mabilis na umiling si Lia. No! Ayoko! Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nagkakaayos. Magbabago na ako, babe. Hindi na kita pagsasabihan ng kung ano-ano. Kaya please, ayusin natin to. Pinandilatan siya ng mata ni Jake. No! Get out of my house! Now! Sa lakas ng boses ni Jake, tila nawindang si Lia. Hindi na niya nagawa pang makapagsalita. Marahan siyang naglakad pa atras. Kinuha niya ang gamit niya at saka lumabas ng bahay ni Jake. Napaupo na lang si Jake sabay hawak sa kanyang sintido. Ito na lang kasi ang naisip niyang paraan para matapos na rin ang paghihirap niya. Nahihirapan na rin kasi siya sa relasyon nilang dalawa ni Lia. At saka pakiramdam niya ay nasasakal na siya sa pagiging mahigpit ni Lia sa kanya at sa mga sinasabi pa nito sa kanya. Tumunog ang cellphone ni Jake. Pagkatingin niya, tumatawag ang kaibigan niyang si Sian. Ano, Jake? Nakauwi ka na? Kamusta naman? Nagkaayos na ba kayong dalawa? Sabi nito mula sa kabilang linya. Bumuntong hininga si Jake. Hindi. Mas lalo pa siyang nagbunganga. Wala na talagang pagbabago. Kaya tinapos ko ng relasyon namin. Nasasakal na rin naman kasi ako sa kanya. Kaya tama na. Anong plano mo? Sigurado ka na ba dyan? Talaga bang ayaw mo na sa kanya? Oo pre, ayoko na talaga. Hindi ko na kayang pagbubunganga niya. Nakakatuyo na rin kasi ng utak. Naisip ko na magbakasyon muna kahit sandali. Siguro sa lugar kung saan malayo dito at tahimik. Para naman makahinga kahit papaano ang utak ko. Sambit ni Jake sabay buntong hininga. Kinabukasan, muling nagpunta si Lia sa bahay nila Jake para makipag-ayos. Pero sarado na ang isipan ni Jake at ayaw na talaga niyang makipagbalikan pa kay Lia. Halos isang linggo na rin siya nitong kinulit. Kaya naman, umalis na muna siya para makapag-relax. Nakita niya ang isang isla kung saan maraming taong gustong mag-relax ang nagtutungo doon. At hindi niya alam, mayroon ang pinagawang bahay doon si Loisa. At mayroon na rin itong share sa nasabing isla. Hay, salamat. Bulalas ni Jake nang makarating siya sa isla. Namangha siya sa ganda ng isla. Hindi naman ito ganun kalayo mula sa bayan at isang sakay lang ng bangka na mayroong ilang minutong lilipas pa na makarating dito. Ang ganda naman pala dito at may mga bahay na rin. Ano to? Mga rest house? Tanong ni Jake sa isang staff. Opo sir, yung iba dyan mga rest house. Pero yung iba nakatira dyan. Matagal na po sila. Kumbaga, ginawa ng bahay at kalimitan sa mga ganun ay yung mga may share sa islang to. Kumbaga yung mga VIP. Sagot ng staff. Tumangot-tango si Jake. Pinalibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Maganda, puti ang buhangin at asul na asul ang buhay na dagat. Napatingin siya sa isang pamilya na masayang naglalaro ng buhangin. Hindi maiwasang maging malungkot ni Jake. Gusto na talaga niyang bumuo ng pamilya. Pero pakiramdam niya, hindi niya magawa. Naisip niya na ito na siguro ang karma niya. What the? Bulalas ni Jake nang may humawak sa braso niya. Pagkalingon niya, nakangising mukha ni Sian ang bumungad sa kanya. Anong ginagawa mo dito?
Bakit ka nandito? Gulat na tanong niya sa kaibigan. Nagkibit-balikat si Sian. Wala eh. Nainggit ako sa'yo eh. Nalaman ko na maraming mayayamang stress sa buhay ang nagpupunta dito para makipag-relax. Kaya yun, nagpunta ako para makapag-relax na rin. Eh paano mga negosyo mo? Ngumiti si Sian. Ang kapatid ko muna ang bahala doon. Eh yung sa'yo pala. May pinagkakatiwala naman akong tauhan doon. Siya na muna ang bahala. Gusto ko na muna talagang makapag-isip-isip. Gusto kong magkaroon ng peace of mind. Sambit ni Jake sabay tingin sa dagat. Sa bagay, ang dami pa namang sexy na babae dito. Gusto mo rin bang makarami dito? Panunokso ni Sian. Nakangiting umiling si Jake. Loko, ayoko na ng ganyan. Gusto ko na talagang magbago. At isa pa, nandito ako para makalimutan na rin kagad si Leah. Simula nang naging kami na, puro stress na lang ang inabot ko sa babaeng yun. Akala ko pa naman, siya na ang babaeng para sa akin. Natawa na lang si Sian. Naisip niya na talagang gusto na ng kaibigan niyang si Jake na magbago. Samantala, inaayos na ni Kate ang gamit niya dahil babalik na siya sa isla. Nadalaw lang kasi siya dito sa bayan kung saan nakatira si Naloisa at Savannah na anak nito. Si Kate na muna kasi ang namamahala doon sa isla dahil may nabiling parte doon si Loisa. Mayroon silang restaurant doon kung saan pinipilahan ito ng mga turista. Babay po, Tita Kate! Malambing na sabi ni Savannah. Bye, baby girl! Pakabait ka sa mami mo, ha? Sabi ni Kate sabay halik sa pisngi ng bata. Yes naman po! Sa Sabado po, pupunta kami ni mami sa house mo, ha? Sabi ni Savannah sabay ngiti. Oo naman, basta tapos na ang lahat ng assignment mo, okay? Mabilis na tumango si Savannah. Yes po, Tita Kate! Nagpaalam na si Kate kay Loisa. Sinundan na lang ni Loisa ng tingin ang paalis niyang kaibigan. Pagkatapos ay tinawag niya ang yaya ni Savannah dahil asikasuhin naman ni Loisa ang negosyo niyang beauty products. Dito na rin sa probinsya kung saan malapit lang sa isla nagpatayo ng kanyang warehouse. Ayaw na niyang bumalik pa sa Maynila dahil masaya na siya dito. At ang isa na rin dahilan, ayaw na niyang makita pa ang ama ng kaniyang anak. Lumipas ang ilang araw. Dadalawin na nina Loisa at Savannah si Kate sa isla. Kaya naman, nagdala na sila ng ilang damit dahil Linggo na sila uuwi ng hapon. Lumalaki ng maganda ang anak mo, pero hindi mo kamukha. Ang layo ng mukha niyo, siguro kamukha ng tatay niya. Nga pala, wala ka bang balak hanapin ang tatay niyan? Tanong ni Kate kay Loisa. Umiling si Loisa. Wala na siguro, at saka hindi ko naman kilalang lalaking yun. Ni hindi ko alam ang pangalan. Siguro kapag nakita ko siya, makikilala ko dahil sa mukha. Pero medyo hindi ako sigurado dahil matagal ng panahon na rin yun. At saka wala naman akong picture niya. Bumuntong hininga si Kate. Alam mo ba kung bakit naitanong ko sa'yo? Kasi si Savannah nagtanong sa akin nung isang araw. Bakit daw wala siyang daddy? Pero ang mga classmate niya ay may daddy. May isip na rin ang anak mo, Loisa. Maghahanap at maghahanap ng daddy yan. Bumuntong hininga si Loisa. Wala na talaga siyang balak na hanapin pa ang lalaking nakabuntis sa kanya. Loisa, siguro mas mabuti pang hanapin mong lalaking nakabuntis sa'yo at ipaalamang tungkol kay Savannah kasi kahit anong gawin mo, dadating ang araw na mamimilit ang anak mo na malaman kung sino ang daddy niya at kung sakali mang hindi tanggapin ng lalaking nakabuntis sa'yo ang anak niyo, eh di ayos lang. Ang importante ay nagawa mo ang part mo na sinubukan mong ipalam sa kanya na may anak kayo. Dagdag sabi pa ni Kate. Hindi na lang umimik pa si Loisa. Hindi pa rin kasi niya alam ang gagawin. Basta, bahala na. Teka nga, magtatampisa muna kami sa dagat. Nakabusangot ng mukha ni Savannah. Kanina pa niyan gustong maligo sa dagat. Sabi ni Loisa sabay tayo. Sa kabilang banda, naglalakad-lakad si Jay kasama ang kaibigan niyang si Sian. At sa kanyang paglalakad, naistatwa na lang siya nang makita niya ang babaeng matagal na niyang gustong makita. Jake! Huy! Anong nangyari sa'yo? Bakit nakatayo ka lang dyan? Sambit ni Sian sabay lapit sa kanya. Loisa! Banggit ni Jake sa pangalan ng babae. Ha? Takang sabi ni Sian sabay tingin sa direksyon kung saan nakatingin si Jake. Sian! Yung babaeng may kasamang bata!
Siya yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Bulalas ni Jake sabay tingin kay Sian. Namilog naman ang mata ni Sian. Kaagad na kinuha ni Jake ang cellphone niya at saka hinanap ang picture ni Loisa ng gabing may mangyari sa kanila. Kinuhanan niya kasi ito ng picture habang tulog. Ilang sandali pa ay nahanap na niya ang picture na kinuha niya at saka ipinakita ito kay Sian. Hala, oo nga, siya nga ito. Pero paano yan? May anak na pala siya. Sabi ni Sian habang nakatingin kay Loisa. Tinitigan ni Jake ang batang kasama ni Loisa. At sa pagtitig niyang yon, bigla na lang kumabog ang kaniyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Naglakad naman siya ng kaunti para mapalapit sa dalawa. Hindi naman napansin ni Loisa sina Jake dahil abala silang dalawa ng anak niya sa pagtatampisaw sa tubig. So tingin mo ba, naalala ka ng babaeng yan? Alam niya ba ang pangalan mo? Tanong ni Sian sa kanya. Napalunok si Jake. Hindi ko alam, pero tignan natin. Naglakad palapit si Jake sa kinaroroonan nila Loisa. Excuse me, pwede ba akong magtanong kung saan may bilihan ng mga hipon dito? Mayroon bang nabibilhan? Tanong ni Jake kay Loisa sabay lunok. Tumingin naman si Loisa sa kanya. Mabilis na kumalabog ang dibdib ni Jake nang magtama ang paningin nilang dalawa. Para sa kanya ay tila mas lalong gumanda si Loisa. Maglakad ka pa, banda dun sa dulo, dun banda. Sambit ni Loisa sabay turo kung saan. May mga mangisda dyan na nagbebenta ng mga hinuli nila. May mga lobster din, puntahan mo na lang. Sambit ni Loisa sabay ngiti. Ah, okay, salamat. Nga pala, ang ganda ng batang kasama mo. Anak mo ba yan? Tumingin si Loisa sa kanya. Oo, anak ko. Napalunok si Jake. Ang sa inyong tingnan, sana ako makahanap ng babaeng makakasama ko at magkaroon kami ng anak. Nga pala, nasaan ang daddy niya? Napakurap si Loisa sabay kamot sa ulo. Wala. Pero ayos lang naman sa akin dahil masaya naman ako na kaming dalawa lang. At isa pa, hindi ko naman kailangan ng daddy niya dahil kaya ko namang buhayin mag-isang anak namin. Napalunok si Jake. Nagkatinginan silang dalawa ni Sian. Sa bagay, tama ka. At hanga talaga ako sa mga babaeng matatapang at matatag na kagaya mo. Sige na, pupuntahan na namin yung sinasabi mo. Salamat. Sambit ni Jake sabay ngiti. Agad na tumalikod si Jake at saka naglakad palayo. Kanina pa kasi siya kinakapos ng hininga dahil ang bilis ng tibok ng kaniyang puso. Ayos ka lang? Bakit parang nahihirapan kang huminga? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Sian. Sian, napansin mo ba ang mukha ng bata? Anong masasabi mo? Hinihingal na sabi ni Jake. Kumunot ang noo ni Sian. Ha? Maganda yung bata. Bakit? Kasi parang hindi ka mukha ni Loisa. Teka, hala! Sabi ni Sian sabay hawak sa kaniyang bibig. Gusto kong imbestigahan mo si Loisa. Kitang-kita mo naman ang pagkakahawig namin ng batang kasama niya. At isa pa, iba ang kutob ko. Parang pakiramdam ko nagbungang nangyari sa amin noon. At kaya rin siguro bigla siyang naglaho. Pero hindi niya ako kilala at hindi niya ako namumukaan. Sian, ikaw nang bahala kay Loisa. Imbestigahan mo siya. At ang gagawin ko naman ay makikipag-close ako sa kanila. Seryosong saad ni Jake. Pagsapit ng hapon, nakitang muli ni Jake sina Loisa sa tabi ng dagat. Abala ito sa paglaro ng buhangin. Hi, pwede ba akong makijoin? Sambit ni Jake nang makalapit siya sa dalawa. Opo, play po tayo ng sand! Sabi ni Savannah sabay abot sa kanya ng laruan na pala. Nagkatingin na naman sina Jake at Loisa. Napakamot ng ulo si Loisa. Ayos lang ba na makipaglaro ako sa anak mo? Wala kasi akong magawa eh. Umalis ang kaibigan ko. Kaya nagtungo ko dito para maglibang. Tapos nakita ko kayo. Kaya naisipan kong makisali sa ginagawa niyo. Sambit ni Jake sabay iwas ng tingin. Napalunok naman si Loisa. Okay, sige. Makisali ka na sa amin. Sumilay ang ngiti sa labi ni Jake. Thank you ha. At sorry pala kung feeling close ako. Pasensya na talaga. Umiling si Loisa. Wala yun. Ayos lang naman. Bumuntong hininga si Jake. Sana lang talaga. Maging masaya ako dito.
Sobrang stress kasi ako eh. Kaya nagpunta ako dito. Kahihiwalay lang namin ang nobya ko. Sobra na kasi siya. Palagi na lang akong pinag-iisipan na nang bababae. Kahit hindi naman. Baka naman kasi babaero ka talaga. Biglang sabi ni Loisa. Natatawang umiling si Jake. Simula nang makilala ko siya, binago ko ng sarili ko. Ayoko na sa mga babae. Kumbaga, sawa na ako sa buhay binata. At plano ko na talagang bumuo ng sariling pamilya. Pero wala eh. Bigla na lang nawala ang pagmamahal ko sa kanya simula nang magsama na kami. Araw-araw niya akong binubungangaan na may babae ako. Tapos napakahigpit niya. Pakiramdam ko nasasakal na ako. Ayaw niyang maniwala sa akin na siya lang ang mahal ko. At sa loob ng isang taon na pagsasama namin, puro na lang kami away. At ang lahat ng dahilan nun ay dahil iniisip niya na may babae ako. Nakatingin lang si Lois sa kay Jake habang nagkikwento. Siguro kaya ganun siya dahil alam niyang babaero ka dati. Pero parang sobra na rin ang ginawa niya sa'yo. Hindi kanya binigyan ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Tumango si Jake. Tama ka. Hindi niya talaga ako binigyan ng pagkakataon. Pupunta siya sa mga kaibigan ko at mag-iiskandalo. Siyempre napapahiya ako. Ay basta. Ayoko nang isipin pa. Sumasakit ang ulo ko. Natawa naman si Loisa. Nga pala, anong pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap dito pero hindi ko naman alam ang pangalan mo. Kumurap-kurap si Jake. Ako si Jake. At ikaw naman. Loisa. Tipid na tugon ng dalaga. Humingang malalim si Jake. Siya nga pala. Kamustang pagiging isang ina? Ayos naman. Medyo mahirap nga lang dahil iba pa rin ang may karamay sa buhay. Ang mahirong partner. Pero nasaring na rin ako. At saka masaya naman ako. Sabi ni Loisa sabay ngiti. Hindi naman sa pagiging chismoso pero wala ka bang balak na hanapin ang daddy niya? Siyempre, magtatanong yan sa'yo pagdating ng araw. Sambit ni Jake. Tumikim si Loisa. Hindi ko alam eh. Sa totoo lang, hindi ko to kinakahiya. Naaksidente akong nabuntis. Nagkamali ako noon ng pinasukang room sa hotel na pinabook namin ng boyfriend ko. At dahil doon, naibigay ko ang pagkababae ko sa lalaking hindi ko naman kilala. At nabuntis pa ako. Siguro ito ang karma ko. Dahil sa katangahang nagawa ko. Ang ex-boyfriend ko ngayon ay may sarili ng pamilya at masaya sila. Samantalang ako, may anak pero walang asawa. Napalunok si Jake sabay iwas ng tingin. Nakaramdam siya ng pagka-guilty. Huwag mong isipin na karamang nangyari sa'yo. Hindi mo naman ginusto na magkamali ng room na pinasukan, hindi ba? At saka, napakagandang karma naman ang nangyari sa'yo. Maganda at malusog ang anak mo. Halatang napalaki mo ng maayos. At alam kong hindi madaling magpalaki ng anak ng mag-isa. Kaya isipin mo na lang na ang nangyari sa'yo ay isang lesson sa buhay. Sambit ni Jake sabay ngiti. Alanganing napangiti si Loisa. Pero sa loob-loob niya, tama naman ang sinabi ng binata na hindi niya dapat iniisip na karma ang nangyari sa kanya. Kinabukasan ng hapon ay nag-asikaso na sina Loisa. Uuwi na kasi sila. Nakita siya ni Jake na may dalang gamit kaya nilapitan siya nito. San kayo pupunta? Uuwi na kayo? Kaagad na tanong sa kanya ni Jake. Tumango si Loisa. Oo, pero malapit lang kami dito sa isla. Diyan lang sa bayan. Sa susunod na Sabado na ulit kami pupunta dito. May pasok kasi ang anak ko. Tumingin si JK Savannah. Very good naman palang batang yan. Balik kayo dito ha. Para play ulit tayo. Ngumiti naman si Savannah. Yes po. Laro po ulit tayo, Sand. Gawa ka po ulit ng castle ha. Mabilis na tumango si Jake. Oo naman. Malaking castle ang gagawin ko para sa'yo. Napangiti na lang si Loisa habang nakatingin sa dalawa. Naisip niya na close na kagad ang dalawa kahit na isang araw pa lang itong nagkakasama. Sige na, aalis na kami. Baka gabihin pa kami. Sabi ni Loisa sabay ngiti. Sige, mag-iingat kayong dalawa sa pagsakay ng bangka. Hihintayin ko kayo dito sa Sabado. Sambit naman ni Jake. Tipid na ngumiti si Loisa at saka naglakad na palayo. Sinunda na lang ni Jake ng tingin ng dalawa.
Mabilis na lumipas ang ilang araw. Muling nagtungo sina Loisa at Savannah sa isla. At pagkarating nila doon, sinalubong kagad sila ng masayang mukha ni Jake. Mabuti nandito na kayo. Kanina pa ako excited na makita ko yung dalawa. Sambit ni Jake habang malawak ang ngiti sa labi. Nagtataka namang napakamot ng ulo si Loisa. Nagtataka siya sa kinikilos ni Jake na parabang matagal na silang magkakilala. Na kung umasta ito ay parang may namamagitan sa kanila. Mommy, maglalaro po muna kami ni Tito Jake ha? Mauna ka na po pumunta kay Tita Kate. Sabi ni Savannah sabay hata kay Jake. Nagkatingin na naman sina Loisa at Kate. Mukhang close ka agad ang dalawang yon at ang cute nilang pagmasdan para silang mag-ama. Siguro natutuwa si Savannah na kalaro si Jake. Sa bagay, gusto na rin naman niyang makita ang daddy niya. Natahimik na lang si Loisa. Pinagmasdan niya munang sandali ang dalawa bago magtungo sa bahay ni Kate. Ewan niya ba pero naging magaan kagad ang loob niya kay Jake. Hindi siya nakaramdam ng kahit anong pangamba kahit na hindi niya pa ito kilala ng lubusan. Basta panatag ang loob niya kay Jake at natutuwa siya dahil magkasundo sila ni Savannah. Loisa! 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 Tawag ni Jake sa pinto. Namilog ang mata ni Loisa nang makita ang anak niyang tulog na tulog sa bisig ni Jake. Marahan itong inilapag ni Jake sa couch. Napagod yata ka lalaro. Nakaka-enjoy ka laro ang anak mo, Loisa. Salamat dahil hinahayaan mo siyang makipaglaro sa akin. Sambit ni Jake sabay ngiti. Alanganing napangiti si Loisa sabay kamot sa ulo. Walang anuman. Masaya naman kasi ang anak ko nakalaro ka. Siya nga pala. Kapag may kailangan ka, nandyan lang yung rest house na pinamamalagian ko. Tawagin niyo lang ako doon. Sabi ni Jake sabay kamot sa ulo. Okay, sige. Salamat pala. Sabi naman ni Loisa. Nagpaalam na si Jake at saka nagtungo na sa kanyang rest house. Naabutan niyang abala sa pagkalikot ng laptop si Sian. Jake, sigurado kung matutuwa ka sa sasabihin ko sa iyo ngayon. Saad ni Sian habang nakangisi. Tumaas naman ang kilay ni Jake. Ha? Bakit? Tapos ka na ba sa pag-iimbestiga? Tumango si Sian. Oo, at nalaman ko na halos 6 na taon na rin pala dito si Loisa. Nagbakasyon siya dito nung malaman niyang buntis siya. At nagpatayo siya ng bahay sa bayan dahil ayaw na niyang bumalik sa Maynila. Bale, dito na lumaki si Savannah. At sa islang to, may parte siyang nabili. At ang restaurant na kinainan natin kanina ay pagmamay-ari pala ni Loisa. Napalunok naman si Jake. Kung buntis siya nang magpunta dito, ibig sabihin, anak ko nga si Savannah. Mabilis na tumango si Sian. Oo, anak mo nga. Dahil ilang buwan nang may mangyari sa inyong dalawa ni Loisa, nandito na siya at buntis na siya. At isa pa, wala siyang naging kahit na sinong lalaki sa buhay niya. Kahit kalandian, wala. Kaya isa lang ang ibig sabihin nun. Ikaw nga ang ama ni Savannah. Nagbunga ang one night stand niyong dalawa. Nangihinang napaupo si Jake. Hindi may paliwanag na saya ang kaniyang nadarama. Naiiyak siya habang nakangiti. Ang saya-saya ko dahil may anak na pala ako. Pero hindi ko maiwasang makonsensya dahil hindi ko man lang natulungan si Loisa sa pag-aalaga ng anak namin. Sambit ni Jake sa malungkot na tono. Wala ka namang kasalanan, Jake. Hindi mo naman alam na nagbunga ang gabing yon. At hindi ko rin masisisi si Loisa kung bakit siya nagpakalayo at itinago sa'yo na may anak kayong dalawa. Siguro natakot lang siya sa maaaring sabihin ng ibang tao. At hindi niya kagad natanggap na nabuntis siya kaya dito siya nagpunta dahil walang nakakakilala sa kanya dito. Paliwanag ni Sian sa kanya. Huminga ng malalim si Jake. Dahil alam ko na ang totoo, gagawin ko ang lahat para mapalapit ako sa kanila. At pagkatapos ay hindi ako papayag na mapunta pa sa iba si Loisa. Kapag nakasal na kami, doon na ako aamin sa kanya na ako ang lalaking nakabuntis sa kanya. Tumikhim si Sian. Sige, ikaw ang bahala. Basta galingan mong makipag-close sa kanila para makasama mo na sila ng tuluyan. Ganoon na nga ang ginawa ni Jake. Palagi siyang nagpupunta kila Loisa. Palagi niyang
nilalaro ang anak nila. At dahil doon, mas lalong gumagaan ang loob ni Loisa sa kanya. At kapag may pagkakataon ay nilalambing niya si Loisa. Nakikipagbiroan naman sa kanya ang dalaga. Napakaganda mo talaga, Loisa. Sa tuwing titingnan mo ako, pakiramdam ko, natutunaw ako sa bawat titig mo. Sambit ni Jake sabay ngiti. Inirapan siya ni Loisa. Ang galing mo talagang manguto. Halatang sanay na sanay ah. Natawa naman si Jake. Hindi kaya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Talagang pakiramdam ko, natutunaw ako kapag tinititigan mo ako. Ay sus, huwag ako Jake at saka may anak na ako. Ayoko nang pakikiligin lang ako tapos iiwan din lang ako sa huli dahil mas pipiliin nila ang babaeng walang anak. Sabi ni Loisa, sabay iwas ng tingin. Mahinang natawa si Jake sabay kamot sa ulo. Ibig mo bang sabihin, ay ganun din ako? Hindi lahat ng lalaki ganun, Loisa. Hindi mo ba nababalitaan na maraming single mom na nakatagpo ng lalaking mamahalin sila ng lubos? Huwag mo naman sanang lahatin ng mga lalaki. Tumikim naman si Loisa. Nagiging advance lang ako mag-isip dahil ayokong masaktan sa huli. Grabe ka naman. Hindi mo muna ako hayaang patunayan ng sarili ko. Hay nako, mga babae talaga. Sabi ni Jake sabay iling. Pinandilatan siya ng mata ni Loisa. Anong sabi mo? Sapakin ko kaya yung mukha mo. Tinawanan siya ni Jake. Wala, ang sabi ko, ang ganda mo, sobra. Nagasaran pa silang dalawa. Nakistali na rin sa kanila si Savannah. At ng mga oras na yon, iba ang saya na nararamdaman ni Loisa. At masasabi niyang nasisihan na siya kay Jake kahit na saglit pa lamang silang nagkakasama. Hoy, ikaw ha? Hindi ka nagsasabi sa akin na nagkakamabutihan na pala kayo nung Jake. Buliyaw sa kanya ni Kate. Loka, sasabihin ko naman sa'yo. Sadyang busy ka lang kasi kaya hindi kita makausap ng matagal. Saad ni Loisa sabay irap. Ewan ko sa'yo, pero sa totoo lang? Ang ganda niyong pagmasdang tatlo. Para kayong isang masayang pamilya. At kitang-kita ko ang parehas na saya sa inyong dalawa ni Savannah kapag kasama niyo ang lalaking yon. Ano palang plano mo? Naniligaw ba sa iyong lalaking yon? Sagutin mo na kaagad para may instant daddy na si Savannah. Natatawang napakamot ng ulo si Loisa. Loka, hindi naman pwedeng mabilisan lang no. Siyempre kinikilala ko pa rin ang lubusan si Jake. Natatakot ako na baka sa una lang masaya. Tapos sa huli, ay iiwan niya rin kami. Hinampas siya sa braso ni Kate. Ewan ko ba naman sa utak mo kung bakit ka ganyan mag-isip? Ang nega mo. Isipin mo ha, mas nauna niyang i-close ang anak mo kaysa sa'yo. Ibig sabihin talagang gusto niyang mapalapit sa'yo. Kaya kapag may gusto ang isang lalaki sa isang single mom at totoo ang kanilang nararamdaman, mas una nilang minamahal ang anak ng single mom para sabihin na seryoso siya sa kanyang nararamdaman. At yun ang nakikita ko kay Jake at napapansin ko nga na mas madalas pa niyang kasama si Savannah kaysa sa'yo. Napaisip si Loisa. Tama naman kasi ang sinabi ni Kate. Mas matagal pang magkasama sina Savannah at Jake at palaging nakangiti ang kaniyang anak kapag kasama niya si Jake. Malay mo, si Jake na palang lalaking hinihintay mo kaya wag mo nang palampasin pa. Iba pa rin kapag may kinikilalang amang anak mo. Sabi pa ni Kate sabay kindat. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalong naging malapit sa isa't isa sina Jake at Loisa. At hinayaan na ni Loisa na mahulog ang kanyang sarili sa binata. Flowers for you. Magandang binibini. Sambit ni Jake sabay abot ng isang bouquet ng rosas kay Loisa. Nakangiting tinanggap iyon ni Loisa. Nag-abala ka pa. Hindi mo naman kailangang bigyan pa ako ng ganito. Kumamot ng ulo si Jake. Eh anong ibibigay ko sa'yo? Ayaw mo naman ng mga chocolates. Tapos ayaw mo rin ng bulaklak. Paano kita liligawan ng ayos niyan? At paano ko mapapatunayan sa'yo na seryoso ako? Eh kung halika na lang kaya kita dyan. Nanggigigil pa naman ako sa labi mo. Lalamunin ko talaga yan. Nanlaki naman ang mata ni Loisa at saka hinampas ng malakas sa braso si Jake. Natawa naman ang binata sa kaniyang ginawa. Loko ka? Ang manyak mo naman? Sabi ni Loisa sabay irap. Eh ikaw kasi, hindi mo tinatanggap ang mga binibigay ko. Hindi ko natuloy alam kung paano panliligaw ang gusto mo. Sabi ni Jake sabay kamot sa ulo. Ewan ko sa'yo, Jake. Makamanyakan mo talaga. Sinasabi ko na nga ba't manyak ka eh.
Natatawang sabi ni Loisa. Loko, hindi ako manyakis, no? At kung manyak man ako, ikaw lang mamanyakin ko buong araw at magdamag. Ikaw lang at wala nang iba pa. Natatawang sabi ni Jake. Ewan ko sa'yo, pero bakit mo naman kasi sinabi yon? Pwede mo namang sabihin ang ibang salita. Pwedeng manligaw ka habang nagbabanding tayong tatlo nila Savannah. Hindi yung lalamunin mo yung lahabi ko. Sambit ni Loisa habang namumula ang pisngi. Malakas na tumawa si Jake. Ikaw naman kasi, ang kulit-kulit mo. Pero sa totoo lang, gusto na talaga kitang halikan eh. Pwede ba akong makahingi ng goodnight kiss sa'yo? Dahil gabi na rin naman. Gusto ko nang makatulog ng may ngiti sa labi. Please? Inirapan siya ni Loisa. Manahimik ka nga dyan. Walang goodnight or goodbye kiss. At saka hindi pa naman tayo okay kapag tayo na doon na kita bibigyan ng maraming kiss. Sa ngayon ay humalik ka muna sa hangin. Gumuso si Jake sabay kamot sa kanyang ulo. Ang damot mo naman. Kahit isang kiss lang naman. Kahit sobrang bilis na kiss lang. Kahit dampi lang talaga. As in okay na ako dun. Pangungulit pa ni Jake. Pinandilatan siya ng mata ni Loisa. Ayoko nga. Matulog ka na dahil gabi na. Ang dami mo namang kalokohang naiisip. Matulog ka na. Sisipain na kita dyan eh. Pili ang umiti si Jake. Okay sige. Kung ayaw mo ng kiss, edi ito na lang. Mabilis na lumapit kay Loisa si Jake at saka niyakap siya ng mahigpit. Hindi naman kagad nakagalaw si Loisa kaya naman wala siyang nagawa kundi ang mapayakap kay Jake. Good night. Magandang binibini ko. Managinip ka sana ng maganda at mapanaginipan mo ko. Wika ni Jake sabay karipas ng takbo. Natatawa na lang si Loisa habang nakatingin kay Jake na papalayo. Napahawak na lang siya sa kaniyang muka na ngayon ay nagiinit. Pakiramdam niya ay namumula ang kaniyang pisngi. Grabe ka naman, girl. Kilig na kilig lang. Pulang-pula ng maputi mong muka. Ay nako, kilig na kilig ang pechay ng loka-loka. Pang-aasar sa kanya ni Kate. Ewan ko sa'yo. Palibhasa kasi hindi mo pa nararanasan ng magka-boyfriend ulit eh. Maghanap ka na nga ng lalaki para hindi ka na malungkot dyan. Ganti naman ni Loisa. Umirap si Kate. Maghintay ka lang dyan. Parang bet ko nga si Sian eh. Kaso parang isnabero. Hindi pinapansin ang beauty ko. Natawa si Loisa. Gusto mo? Ilakad kita? Pinanlakihan siya ng mata ni Kate. Huwag na. Ako nang bahalang tumuklaw sa kanya. Sigurado akong mabibighanin siya sa taglay kong kamandag. Natawa na lang si Loisa at saka pumasok na sa loob. Habang si Jake naman ay nagtatatalon sa kaniyang kama dahil kinikilig siya. Para ka namang tanga dyang kiligin. Para kang uod na inasinan sa likot mo. Ganyan ka ba talaga kapag kinikilig? Para ngayon lang kita nakitang ganyan. Natatawang sabi ni Sian. Ngumiti si Jake. Ngayon mo lang ako nakita ng ganito dahil ngayon lang naman ako kinilig. At masasabi kong ang sarap pala sa pakiramdam ng kinikilig. Kulang na nga lang ay matulog ako ng nakangiti eh. Napailing na lang si Sian. Masaya siya para sa kaibigan niya dahil sa wakas ay nahanap na nito ang babaeng mamahalin niya ng totoo. Lumipas pa ang ilang buwan. Naging magkasintahan na si Loisa at Jake. Labis naman ang tuwa ni Jake at mas lalo pa siyang natuwa nang tawagin na siyang daddy ni Savannah. Daddy, tara swimming po tayo tapos laro po tayo ng buhangin. Sabi ni Savannah sabay yakap kay Jake. Nagkatingin na naman sina Jake at Loisa. Lumapit si Loisa sa kaniyang anak. Savannah anak, pwede bang sa akin muna si Daddy Jake mo? Kasi kanina pa kayo magkasama eh. Kanina pa kayo naglalaro. Hindi mo na nga ako pinapansin, kaya sa akin muna si Daddy mo. Sambit ni Loisa sabay ngiti. Mabilis namang umiling si Savannah. No, Mommy. Akin lang po si Daddy. Kami maglalaro mamaya sa dagat. Sa akin lang po si Daddy ko. Magplay ka na lang po mag-isa. Humagalpak naman ang tawa si Jake. Savannah, bad yun. Dapat kasama natin si Mommy mo. Siyempre, sad si Mommy mo eh. Ngumuso si Savannah. Eh Daddy, sabi niya sa kanya ka na raw po muna eh. Ayoko po, akin ka lang po Daddy. Muling natawa si Jake. Napakamot naman ang ulo si Loisa. Halika na nga Jake, sasama na lang ako sa inyo. Ayaw kang ibigay sa akin sa Savannah eh.
Natatawang napakamot ng ulo si Jake. At kahit ayaw pang maligo sa dagat ni Loisa, sumama na lang siya sa dalawa para makisali sa bonding ng dalawang ito. Masaya silang naghabulan sa dagat at nagwiwisikan ng tubig. Si Jake ang humahabol sa kanilang dalawa habang sina Loisa at Savannah naman ay binabaril ng tubig si Jake gamit ang water gun. Lumipas pa ang ilang taon. Tuluyan ang ikinasal sina Loisa at Jake. Napagpasyahan na rin kasi ni Jake na sa bahay na ni Loisa siya tumira. Pinagawa nilang ulit ang bahay ni Loisa at mas pinalaki ito. Labis ang galak na nararamdaman ni Loisa dahil sa wakas ay buo na ang pamilya niya. At hindi pa nagtatagal simula nang makasal sila ni Jake na buntis si Loisa. Nasusuka ako sa pagkain ngayon. May iba pa bang pagkain? Nakangiwing sambit ni Loisa. Oo, meron pa. Wait lang honey, ipaghahanda kita. Sabi ni Jake at saka nagmamadaling nagtungo sa kusina. Inaasikaso ni Jake ng mabuti ang kaniyang asawa. Siya muna ang naging abala sa kanilang mga negosyo dahil ayaw niyang mapagod si Loisa. At pagka-uwi niya sa kanilang bahay, nakikipag-bonding naman siya kay Savannah. Naging matured na kagad ang isip ni Savannah simula nang mabuntis si Loisa. At nang sumapit ang kabuwanan ni Loisa, palagi siyang sinasamahan ni Jake na maglakad-lakad sa umaga para mabilis na mailuluwal ni Loisa ang kanilang anak. Ayos ka lang ba? Mukhang pagod ka na honey. Magpahinga ka na sa bahay. Kaya ko namang maglakad mag-isa eh. Sabi ni Loisa nang mapansin niyang inaantok pa si Jake. Pilit na umiling si Jake. Hindi honey. Ayokong iwan ka. Baka mamaya madapa ka pa dyan o ano. Basta. Palagi kitang sasamahan maglakad kahit inaantok pa ako. Napangiti na lang si Loisa at saka kumapit sa braso ng kaniyang asawa. Sa isip niya, ang swerte niya dahil nagkaroon siya ng asawang maalaga at mapagmahal. Minsan na niyang nakitang magalit si Jake pero hindi siya nito sinigawan. Sa halip ay tatahimik lang ito at magpapalamig ng ulo. At pagkatapos ay okay na silang dalawa. Lumipas pa ang ilang araw ay nanganak na si Loisa. Isang malusog na batang lalaki ang kanyang iniluwal ng normal delivery. Simula ng manganak siya ay wala nang tigil sa pag-aasikaso sa kanya si Jake. Minsan nga ay nakikita na lang niya itong natutulog sa upuan dahil sa sobrang antok at pagod na rin. Honey, maraming salamat dahil inaalagaan mo ko na ang swerte ko sa iyo dahil napakabuti mong asawa. Salamat talaga honey. Sabi ni Loisa sabay halik sa labi ni Jake. Nang maghiwalay ang kanilang labi, tinitigan siya ni Jake sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay huminga ng malalim si Jake. Honey, may sasabihin ako sa'yo. Sana lang talaga hindi ka magalit sa akin at hayaan muna akong magpaliwanag. Seryosong saad ni Jake. Bigla namang binalot ng kaba si Loisa. Napalunok siya sabay kurap. Ha? Anong sasabihin mo sa akin? Umayos ka nga honey, kinakabahan ako sa'yo eh. Huwag mong sabihin sa akin na may babae ka, na niloloko mo na ako. Sinong babaeng yan ha? At kailan pa naging kayo? Nanlalaking matang sabi ni Loisa. Mahinang natawa si Jake. Wala akong babae. Ikaw lang mahal ko. At wala akong balak na lokohin ka dahil tapos na ako sa ganong gawain. Umarko ang kilay ni Loisa. Kung ganon, anong sasabihin mo sa akin? Kinakabahan ako honey sa paraan ng pagkakasabi mo. Ano ba yan at bakit kailangan huwag akong magalit at hayaan kitang magpaliwanag? Sumeryoso ang mukha ni Jake at saka huminga ng malalim. Honey, ang laking naka one night stand mo noon ay ako. Hinanap kita matapos ang nangyari sa atin pero hindi na kita mahanap. Bigla kang naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Loisa. Anong sinabi mo? At paano mo naman nasabi na ikaw nga ang lalaking yun? Kinuha ni Jake ang cellphone niya at saka ipinakita kay Loisa ang kinuha niyang picture nito. Nanlaki ang mata ni Loisa. Ibig sabihin, matagal mo nang alam ang tungkol sa amin ni Savannah? At talagang nakipag-close ka kagad sa anak ko nang malaman mong nagkaanak tayo? Gulat na gulat na sabi ni Loisa. Marahang tumango si Jake. Nang makita kita sa isla,
Pinaimbestigahan kita agad, lalo na nang mapansin kong may pagkakahawig kami ni Savannah. At nang masiguro ko na anak natin siya, talagang gumawa ako ng paraan para mapalapit sa inyo. Dahil sinabi ko sa iyo noon, gusto ko na talagang ayusin ang buhay ko. Gusto ko na talagang magkaroon ng sariling pamilya. At labis ang saya ko dahil nagkaanak tayo. Matalim siyang tinitigan ni Loisa at saka pumatong si Loisa kay Jake. At pagkatapos ay sinakal niya ito. Walang iya ka? Alam mo na pala ang lahat pero hindi mo kagad sinabi sa akin. Talagang hinintay mong makasal tayong dalawa at magkaanak bago mo inamin ang lahat. Napakapasaway mo. Sigurista ka masyado at ginawa mo yun para wala na akong kawala sa'yo. Bulyaw ni Loisa sa kaniyang asawa habang sakal-sakal niya ito. Napapikit naman si Jake. Honey, sorry. Patawarin mo na ako. Kung hindi ko ginawa yun, sigurado akong hindi mo ako papansinin at magagalit ka sa akin. Kaya pinilit ko talagang ilihim sa'yo at ngayon lang umamin. Leche ka? Nanggigigil ako sa'yo. Litsugas ka? Mas diniinan pa ni Loisa ang pagsakal niya sa kaniyang asawa. Mami, ano pong ginagawa mo kay Daddy? Bakit mo siya sinasakal? Sabi ni Savannah sabay lapit sa kanila. Agad namang umalis si Loisa sa dibdib ni Jake. Napahawak naman sa leeg si Jake. Ah, nak, nagbibiroan lang kami ng daddy mo. Umaacting lang siya. Banding lang namin to ng daddy mo. Palusot ni Loisa sabay tingin kay Jake. Tumaas ang kilay ni Savannah. No, mami. Nakita ko kung paano masakalin si daddy. Nanggigigil ka na nga po eh. Kaya lumalabas na ang dila ni daddy. Napalunok naman si Loisa. Savannah, acting lang talaga ng daddy. Magaling kasing aktor si daddy mo eh. Sa sobrang galing, hindi ko alam na may secret pala siya sa akin. Napakagaling talaga ng daddy mo. Napatingin naman si Jay kay Loisa, sabay baling kay Savannah. Tama si mami mo, Savannah. Acting lang namin yun ang mami mo. Huwag ka nang mag-alala dyan. Okay po, daddy. Sabi ni Savannah sabay yakap kay Jake. Yumakap din si Loisa kay Jake pero pasimple niya itong kinurot. Aray ko! Daing ni Jake dahil napakalakas ng pagkakurot sa kanya ni Loisa. Daddy, bakit po? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang sabi ni Savannah. Umiling si Jake. Wala anak, may kumagat lang nalanggam sa puwet ni daddy. Natawa na lang si Savannah at saka muling yumakap sa kanyang daddy. Pasimple namang kinurot ulit ni Loisa si Jake dahil hindi niya mapigilang mainis sa kaniyang asawa. Lumipas pa ang ilang taon, biniyaya ang muli ng isang anak sina Loisa at Jake. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalong tumibay ang pagsasama nila. Tuluyan na ngang naalis sa katawan ni Jake ang pagiging babaero. Kung dati ay madali siyang ma-attract sa mga magaganda at sexy na babaeng nakikita niya, ngayong asawa niya si Loisa, wala nang ibang mas maganda pa at mas sexy sa pinakamamahal niyang asawa. At kapag may lumalandi sa kanya, agad niya itong binabara. Jake, saan ka pupunta? Sabi ng isang babae na kasama ng kumpari niya. Malamang uuwi na. Hinihintay na ako ng mag-ina ko. Ayokong umuwi ng gabing-gabi. Sambit ni Jake sabay talikod. Pero hindi pa nakakalakad palayo si Jake ay hinawakan siya sa braso ng babae. Dito ka muna saglit. Minsan ka lang namang makipag-inuman sa mga barkada mo eh. Malulungkot din kasi ako kapag umalis ka. Maharot na sambit ng babae. Sa inis ni Jake ay napiga niya ang kamay nito. Ikaw, yung kalandian mo. Itabi mo ha. Piliin mo ang lalaking lalandiin mo kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Gigil na sabi ni Jake bago tuluyang umalis. Mabilis siyang nagmaneho pa uwi at naabutan niyang nanunood ng palabas ang kaniyang mag-ina. Oh, akala ko ba mamaya ka pa uuwi? Ang bilis mo naman yatang umuwi. Tanong sa kanya ni Loisa. Niyakap ng mahigpit ni Jake ang kaniyang asawa. Boring dun. Mas masaya pa dito na kasama ko kayong pamilya ko. Napangiti na lang si Loisa. At saka ginawaran ng halik sa labi ang kaniyang asawa. Masaya siya dahil napakalaki ng pinagbago ng asawa niya. At talagang responsableng asawa at ama ito. Magkayakap silang mag-asawa na nanood ng palabas kasama ang kanilang mga anak. Palabas na kung saan nagtatawanan silang lahat dahil may halong comedy ito.
Kaya naman binalot ng masayang tawanan ang kanilang buong kwarto. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!